pagkatanggal. Yo, TMX125, starter motor, hindi umiikot yung armature, ari yung mayari, oh. Tagas, damayo pa sa amin, galing sa Riaya. Boss, tagasan ka nga po, boss. Ha? Tabayan lang. Bayan lang sa Riaya, no? So, damayo po sa amin, from sa Riaya, Quezon. Hindi po umiikot yung kanyang starter motor, so yun po yung pagkabukas namin. Nalihan na po ni partner, oh. Eh, no? Napakabilis nung kamay. Kanina, ang dumi pa niyan. Nalinis na agad. So, yung pong kabila pong ano niya, dulo ng armature, kung mapapansin nyo, mayroon siyang washer sa dulo yan. Pag magbubukas po kayo, yun ang iingatan nyo. Baka mawala yung kanyang washer. Ayan o. Tapos yun o, napaka ano na o. Napakadumi na. Ito yung gumagawa o. Ayan o, nanguhula lang. So ito po, napakadumi po nung kanyang armature. Lininisin po natin yan. Tsaka yung kanyang base ng ano, starter motor. Pero yung carbon brush niya, napakakapal pa. So hindi mo may papasok yan hanggat hindi mo kakalasin yung spring. Maniwala ka sa akin. Kalasin mo muna yung spring. Diba? Tinuruan ko pa. Tinuruan ko pa, hayo. Pag po magbabalik kayo ng ganito mga guys, yung starter motor, ibabalik nyo na po yung armature. Hindi nyo, mahihirapan po kayo ipasok pag hindi nyo po tinanggal yung spring ng kanyang carbon brush. So lagi kasi nakatulak yan. Ayan o. Ganyan pong gagawin nyo. Yan. Kailangan nyo muna pong itanggal yung spring para yung tension niya, yung tulak niya mawala. So, yung kanyang carbon brush, ipapasok nyo na sa may atras nyo. Tapos, ipapasok nyo ng ayos yung armature. So nga pala mga guys, itong armature, kung mapapansin nyo, para siyang may hukay. Ayan o, para may hukab. Normal lang po yan, sa Japong merong hukab yan. Hindi ko lang alam kung anong purpose nyan. Siguro lighten, lighten armature. Huh? Para magiging lighten yan? Lighten pero ang bigat na. Para yung washer ha. Ayan o. Pag tinanggal po yung spring, tinan nyo. Ayan o. Nalabog po yung carbon brush. Ayan o. Mas madaling na ipasok yung armature. Ayan. Para pakita mo sa camera. Ayan. Pag nakapasok na yung armature, ayan. Nakatapat na yung carbon brush, isa-isa nyo ibabalik yung spring natin. Ayan. Yun, yun lang isa na oh. Yun lang isa na oh. Yung washer. Yun. Meron po yung timing ha. Pare, pakita mo yung timing. Yung guhit. Lampas na kanina. Yun, guhit. Yung guhit yan. Ngayon, din naman natin yung guhit. Yan, nakita ko kanina yung guhit eh. Ano ba yun? Guhit. Hanapin natin yung timing. May timing yan, may timing. So yun, isa-isa nyo ibabalik yung spring. Pag naipasok nyo na yung armature para mas madali. Ayan ah. Yun. Yung long nose lang gagamitin nyo. Pero itong partner ko malasto, kamay mo nga pare. Aba? Ayan o, ayan o. Napaka basic lang pong ibalik. Antulang daliri. Idinisin natin yan. Tapos idinisin natin yung pinaka base niya. Para idinisin mo yan. Yan. Yo, sa pagbabalik po ng ating tornilyo, so kailangan lang, ay, wala po siyang timing, wala siyang timing mark. Nabanggit ko kanina, may timing. Kailangan lang po huwag tatamaan nung tornilyo ito, yung positive. So, yung terminal ng positive. So, kailangan lang tama-tama. Tapos, yung pagtitornilyo yan sa may crankcase, ito yung dalawang yan. So, kailangan pag nilapat nyo na, ayos na, ayos na. Ay, lapat na. Yun, time, may timing nga. Tara sa timing. Yun, timing na pala. May timing na pala. Kanina, walang timing. Yun o, naikot yung armature. Check, check. Umiikot na. Umiikot na. Yun, nice na. Battery. Testing. Testing na yun. Nice na yun.
Quality na yan. Pare, under na yan. Sir, ano mga sabi niyo? Parang sabi, ayos pa yung gawa namin. Salamat po, sir. Salamat. Thank you.